sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Maganda ba ang umaga natin? Masaya ba ang lahat? Dahil narito tayo sa bahay ng ating Diyos. Wala tayo sa sarili-sarili nating bahay, natitipon tayo sa bahay ng ating Diyos upang siya ay ating parangalan sa mga talento at kaloob na nasa sa atin, bigayin niya, upang siya ay ating parangalan maging sa mga awitin, maging sa mga pagtuo, at upang ang mga salita niya ay makakilo sa ating mga puso at buhay. Buksan po natin ang ating banalang kasulatan sa unang 1:1, 1 John 1, verses 1-3. At kung nakita na po natin, usugan niyo ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa rin siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatototohanan sa inyo, at ipinangaral na namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sama na po natin yung 4. Sinusulat namin ito upang marumos ang ating kagalakan. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pwede bang tumayo si Brother Edison, Sister Debs, at si Brian? Bakit tayo magkakasama? Gusto namin parangalan ng Panginoon. Hindi, sa inyo po, ba't tayo magkakasama? Bakit tinakpili sa isang bahay? Ano ba kayo? Isang pamilya. Ibig sabihin, may relationship kayo bilang isang pamilya. Amen? Pwede na kayong tumayo. Umupo. Patatayin ko naman itong music ministry. Asan ba? Wala. Asan ang mga music ministry? Bakit kayong magkakasama? Pag dumarating kayo dito, pag Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Martes, papunta rin sa Lion of Judah. Dapat kayo lagi magkakasama. Bakit kayo magkakasama? Because you have a relationship with each other. Dahil kabilang kayo sa music ministry, at sa pagkakabuo ng music ministry na yan, nagkaroon kayo ng relasyon sa isa't isa. Ano ba yung pinupunto ko dito? Yung ating mga relasyon. Yung magkakapamilya, may relasyon sila sa family. Yung mga friends, may relationship sila as friends, di ba? Meron yung tinatawag na BFF. Ano ba yung BFF? Best friends forever. Meron dyan best, bestie. Iba't iba, na nanakahulanggan, meron silang mga relationship sa isa't isa. Nasasabihin namin na hindi nagagawa sa ibang tao. Yung mga katawagan na yan, yung pagsishare nila ng mga secrets, yung pagsishare nila ng mga, sabihin natin, ng mga innermost laman ng kanilang puso, hindi nila ginagawa sa iba, kundi sa kanilang mga best friends, di ba? We are connoting relationship here. Important things in life are not things at all. They are the relationships we have. Yung importante daw po na bagay sa atin ay hindi basta bagay, kundi yung ating mga relasyon sa isa't isa. Kasi sabi nga, kasabihan niya, madaling kitain ang pera. Pero yung relasyon natin, dapat nating ingatan sa bawat isa. Keep your friends close, di ba sabi? Pero sabi naman ng ibang matitini, keep your enemies much closer. Inilagay ni Lord yung desire, yung pagnanais sa atin na magkaroon tayo ng pakikipagrelasyon sa ating kapwa because no man is an island. Sige nga, tatagal ba kayo na nasa isang lugar kayo na wala kayong kausap na tao, maghapon, magdamag, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon? Tatagal ba kayo ng ganon? Na wala kayong kinakausap? Hindi. Kaya nga, kahit ang television binubuksan natin,
atin ang radyo binubuksan natin. Dahil gusto natin kung tayo ay nag-iisa, baka rinig tayo ng tinig, makakita tayo ng mga taong gumagalaw, kumikilos, upang maka-identify tayo sa kanila. Anong ibig sabihin nun? We want relationship, di ba? Sa ating kapwa. But most of all, ng mga relasyon, ang nais ng Panginoon unang-una ay ating relasyon sa Kanya. Kasi the center of all relationship ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo yung cross? Ikaw, papunta sa Diyos. Pag tama ang relasyon mo, magiging tama ang relasyon mo sa iyong kapwa-tao. Pag sira ang relasyon mo sa Diyos, sira ang relasyon mo sa kapwa-tao mo. Kaya nga, sa sentro ng bawat relasyon, ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng salita ni Juan, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula'y Siya na. Which was from the beginning. Sa simula'y Siya na. Sino ba yung nasa simula? Hindi ibig sabihin na simula ng paglikha o simula ng daigdig. Kundi yung sinasabi, biyan sa pagkagawa ng daigdig, sa pagkagawa ng ano pa mang bagay, bago pa ginawa yan, Siya ay Siya na. Diba? Bago nagkaroon ng anuman, Siya'y Siya na. At yan ang ating Diyos. Sabi sa Genesis 1 verse 1, in the beginning, God. In the beginning, God. And it takes us to eternity past. Upang makit natin yung Siya. Nasa simula pa ay Siya na. Ang Diyos na Siyang source ng lahat ng ating pangailangan, ang Diyos na Siyang basihan ng ating existence dito sa lupa. Amen? Sabi Siya, Siya na aming narinig, nakita, napagmasdan, nahipo. Eh halimbawa ba, Sister Anne, hinipo ka ng tao na hindi mo kilala, payag ka ba? Ba hindi, di ba? Baka mananampal ka. Kaya nga, pag sinabing Siya na aming narinig, nakita, napagmasdan, nahipo, it connotes relationship. Di ba? Hindi ka pa pa napahipo pa kahit kanino. Kundi sa mga tao, kilala mo at may relasyon ka. Naparito Siya sa daigdig ng kasalumuha ni Juan at ng maraming tao. He was audibly heard. Narinig Siya ang Kanyang tinig. Narinig ang Kanyang mga sinasalita. He was physically seen. Nakita Siya ng Kanyang mga alagad. Nakita Siya ng mga tao sa palibot. At kahit sabihin natin na umakyat na Siya sa langit, doon sa kasaysayan, sa aklat ng mga gawa, 9, nakita Siya ni Apostol Pablo sa Damascus experience ng lalaking ito. Amen? He was not seen in the flesh, but he was seen in the spirit. He was tangibly touched. Nahipo Siya. Yung eternal God ay naging available sa lahat ng tao at ang eternal God na ito ay nagpakahayag sa Kanyang bayan. Si Juan ay isang eyewitness. Ang Kanyang pinapatotoo ay hindi isang Greek mythology. Ang Kanyang pinapatotoo ay hindi isang kwento lamang, kundi kilala Niya kung sino ang ipinapahayag Niya sa atin, sapagkat meron Siyang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo man, sino rito yung nakakapagpahayag sa mga tao ng ginawa sa Kanya ng Panginoon? Sino rito yung nagpapatotoo sa tao tungkol sa Diyos na Kanyang tinanggap na kilala? Sa isang Diyos na nagkaroon Siya ng relasyon, na ipapahayag niyo ba sa mga tao ang inyong Diyos? Bakit? Kasi kinakailangan pag ipinahayag natin Siya, kilala natin yung taong ipinapahayag natin. Amen? At kung kilala niyo Siya, sapagkat nagkaroon kayo ng personal na relasyon sa Kanya, mga kapatid, dapat nating gawin na patuloy nating ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Once or twice, narinig ko patotoo mo, Brother Joe. At alam ko, sa buhay mo, nakilala mo Siya.
You have met the man of Galilee. At kapag ipinapatotoo natin ang Panginoon at ang kanyang mga ginawa sa ating mga buhay, kapatid, sinasabi nito sa atin, we have a personal relationship with Him. Si Jen Jen nagpapatotoo kung paano siya binago ng Panginoon. Kung ano siya noon at ano siya ngayon. Nagpapatotoo ang kanyang mga salita na meron siyang personal na relasyon sa isang Diyos na nakilala niya ng pangalan Jesus. Kaya nga sa bawat isa sa atin, huwag tayong mahiyang magpatotoo. Sabi nga ni Juan, sumusulat ako sa inyo. Tungkol sa kanya na ating narinig, nakita na pagmasdan na ahipo at huwag nating ikahiya na siya'y ating ipatotoo. Hindi lang siya sumusulat, nagpapatotoo siya sapagkat siya ay isang saksi sa siyang eyewitness. Saksi siya na ang kwento tungkol kay Jesus Christ na pinapabulaanan ng maraming mga tao ay hindi isang fairy tale. Hindi isang once upon a time na istorya. Kundi ang sabi niya, ipinangaral namin siya sa inyo. Siya ang buhay na walang hanggan. Sino raw ang buhay na walang hanggan? Si Jesus. Kaya nga nang tanggapin natin si Jesus, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Are you glad that you have eternal life? Amen? Sabi niya kasi, ipinangaral namin sa inyo, siya ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama na nahayag sa amin. Ang ating Ama'y napakabuti. Alam niya na sa ating mga tao, hindi namin kayang iligtas ang ating mga sarili. Many good men came and go and are gone. Ngunit wala isa man sa kanila na makapagliligtas ng kaluluwa ng tao. Tanging ang anak ng Diyos. Kaya niya, ibinigay sa atin, pinababa dito sa lupa, upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng tumanggap kay Jesucristo sa kanilang puso, hindi lang sa puso, kundi sa puso, ay nakatitiyak sa buhay na walang hanggan. That's why sabi ng Panginoon sa atin, go and preach the gospel. Upang maraming mga tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Upang marami pa mga tao na nasa kanilang puso at kalooban ay mga Diyos-Diyosa ng sandibutan ito, ay makaunawa ng salita ng Diyos, magbukas ng puso at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo because Jesus is the eternal life. Tanging siya lang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ka pwedeng bigyan ng buhay na walang hanggan ng iyong kapatid. Ng iyong magulang, hindi pwedeng sabit, hindi pwedeng gabit. Lahat tayo dapat may personal na relasyon sa Panginoon. And only Jesus is our passport to heaven. Amen? Sabi sa verse 3, ipinahahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sabi sa English version, we declare to you that you may have fellowship with us. Pinapahayag namin kung sino siya upang magkaroon kayo ng fellowshiping, upang magkaroon kayo ng pakikipagkaisa at pakikisama sa amin ng mga alagad niya sa kay Kristo namin pinakikilala at maging sa Kanyang Ama. Ano ba yung ibig sabihin ng fellowship? Ano yung ibig sabihin ng fellowship? Simpleng kahulugan, fellows in one ship. Mga tao na nakalulan sa isang barko. Jesus and you and other Christians having fellowship, nagkakaisa tayo. Kasi wala namang makakalabas sa barkong yun, di ba? Malulunod siya pag bumaba siya. Fellows in one ship. Ngayon, kapag tayo may fellowship sa ating Panginoong Jesucristo, we can have a relationship even with the Father, with our Lord Jesus, with the Holy Spirit, and with our brethren. Amen? Ang fellowship communion, common bond, sharing ng mga magkakapatid kay Kristo. Si Juan ay isang alagad ng Panginoon na nabago. Tinatawag siyang anak ng kulog. He is one of the sons of thunder. Siya at si Santiago.